now. Let's see, April, with her new smile. Yes. You like it, April? Yes. Finally, you enjoy it? You spread smiles everywhere? Huh? Definitely. Okay, smile with no reason now, huh? How was it all? Long journey, but worth it. Worth it, huh? Yes. Okay. And the result from 100? 110. Okay. Oh my God. Lan, we got 110. Hi, what's up, mga kapatid? Yon! Andito na naman po tayo, your nurse, Nanlan. And yes, for today's video, ang topic po natin is tungkol po sa mga patient namin na nagpupunta po dito sa clinic. And madalas napapansin ko po na may ganito po silang sitwasyon. So, ano po yung sitwasyon na yon? Sila po ay may mga lumang bridge na ginawa sa Pilipinas and kiniklaim po nila na hindi daw nila alam na plastic po yung nilagay sa ngipin nila. Okay? So, plastic yung material ng bridge nila. So, sa vlog po na ito, sasabihin ko kung ano ba yung mga dapat nyong malaman pag kayo ay magpapa-bridge and ano ba yung mga materials na ginagamit para sa bridge. And sasabihin ko rin at ipapakita yung dalawang patient na nagkiklaim na hindi nila alam na plastic yung nilagay sa kanilang ngipin. So, ilalagay ko po yung before and after pictures nila. Okay? So, bago po ang lahat, pakiplay mo na yung intro. So, ito pong unang patient ay pre-present natin. Ayan. Na-refer po to ng friend ko na nag-work sa ibang clinic. So, na-refer sa aming clinic dahil nasabi nga po sa kanya na ito pong kanyang bridge sa harap, ayan, which is from canine, pangil, hanggang central, ayan, yung left central, is plastic po, yung ginamit na material sa kanya. So, yung patient po nagsabi na hindi daw niya nga alam na plastic pala yung nilagay sa kanyang ngipin. So, nahulog na po yung kanyang ngipin na yan, yung kanyang bridge na yan. Kaya gusto na rin niya pong ipabago. So, nagpunta po siya ng clinic namin. And ayan, na-x-ray din siya. Sa x-ray, makikita niyo po na plastic po talaga siya. Ipapakita ko po ngayon dito yung kanyang x-ray. Ayan. So, ayan po yung x-ray niya. Makikita niyo po na halata rin sa x-ray na wala pong ngipin dito sa harap. So, pag ito po ay zircon niya or metal, hindi po ganyan yung kalalabasan ng x-ray niya. So, confirm po na plastic po or acrylic yung nilagay sa kanyang ngipin. So, dito po sa clinic namin, pag kami po ay gumagawa ng bridge, ayan, nagbibigay rin po kami ng temporary, hindi po kayo uuwing walang ngipin. So, ang temporary po namin ay acrylic or plastic nga po. Yun po yung nilagay sa ngipin niya. Temporary lang po yan dito sa clinic namin. Hindi po namin yan pinipermanent. Okay? So, ayan na nga. After dito, papakita ko yung susunod na patient. Okay? So, ito yung kanyang final na picture. Wait lang. So, ayan na yung kanyang final na picture. Napalitan na yung bridge niya and na-veneers po siya ng dalawa. So, ito. From pangil hanggang sa left central niya. Ayan. Bridge po yan. And then, ito pong dalawa ay ginawa pong veneer. Okay? So, pag naka-side view siya, ganito po yung tura. Ayan. Ayan. Kung napapansin niyo po yung luma niyang bridge, ayan, nag-discolor na po. Ayan, oh, madilaw na. Kasi nga po, plastic lang po yung ginamit yan. Pero ang amin po, ang ginamit po naming material is porcelain fused to zirconia. Okay? So, ayan yung amin. Minatch din po yung kulay ng ngipin sa iba niyang ngipin. A2 po ang ginamit na shade. Okay? Ang kulay po ng mga porcelain, ng mga ceramic ay hindi po nagbabago. So, kung kayo po ay mahilig magkape, ganyan, nalalagyan lang ng stain, pero pag na-toothbrush nyo or nalinisan po, bumabalik po sa dati. Unlike po nung plastic na nakita nyo sa kanya, matagal na po daw ito sa ngipin niya, ayan, kaya nag-iba na po ng kulay. Okay? So, ito po yung unang patient namin. And yung second patient namin, ganun din po, nagbayad po siya ng 37,000 pesos sa Pilipinas. And plastic daw yung nilagay sa kanya. So, yes, papakita ko po ngayon. Imagine 37,000 pesos and plastic nga lang yung nilagay. So, medyo masakit po yun.
Okay. So, ito po yung patient namin. Apat po yung luma niyang bridge. Ayan, ito nakikita niyo. So, katulad po nung unang patient, discolored na po. May discoloration na pong nangyari sa kanyang lumang bridge. Ayan, sobrang dilaw na siya. Mapansin niya yan, pinalakihan ko. So, hindi na siya kamatch nung mga dati niyang ngiti. Ayan. So, pumunta siya ng clinic namin dahil gusto niya nga pong ipapalit yung kanyang bridge. And so, nung in-x-ray po siya, ganun din. Makikita rin po sa x-ray, pareho po nung una. Na, well, pag plastic po yung nilagay, halata rin po sa x-ray. Okay? So, ayan po yung x-ray niya. Kanya po, walang lipid na nakita sa x-ray dahil yung plastic po hindi po nag-a-appear sa x-ray. Ipapakita ko po yung difference pagka zirconia or metal po yung nakakabit sa inyo. Katulad po nito. Ayan. Ayan, ito po, patient rin namin Pilipino to. Nagpunta siya sa clinic para pabago nga yung kanyang bridge. Ito po, ang bridge niya po ay porcelain fused to metal. So, metal po yung pinaka-framework ng bridge niya. Katulad nito, ayan, kita po. Wala po siyang lipid sa harap, pero nakita nyo, dito sa x-ray, meron pong nag-reflect. Unlike pag plastic po yung nilagay. So, ito naman po yung zirconia. Pag zirconia naman po, ayan. Ayan, pag zirconia naman po, ganyan po yung itsura niya. So, ayan. Ito, nawawalan siya ng ngipin dito sa bandang likod. And makikita niyo po na meron pa rin magre-reflect sa x-ray. Ayan, hindi po katulad pag plastic, hindi po siya mababasa ng x-ray. Wala pong ganyang magre-reflect. Okay, so sa x-ray lang rin po, nakikita po ng doktor, nalalaman po niya kung zirconia, metal, or plastic po yung nilagay sa inyo. Balikan po natin yung mga patient namin kanina. So, yung unang patient po, napakita ko na sa inyo yung ano, diba, yung after niya. So, yung second patient na lang. Ayan, sa harap. Ayan. Pag naka-side view, ganyan naman. Ayan. Ito na po yung final na gawa namin. So, ayan. Ang ginawa ni doctor, ayan po. So, ito na yung final na ginawa namin. Ang material po na nilagay dito is porcelain fused to zirconia. Ayan siya. Kita niyo yung kulay, mas maganda siya. Hindi na po madilaw. A2 rin po yung ginamit dito dahil ayaw niya po na sobrang puti. Gusto niya kulay ng kanyang lower and ng ibang ngiti. Okay? Ayan. Mas maganda na yung shape. Ayan, pag naka-side view. Sa kabila. Ayan. Okay? So, ayan po. Okay. So, dito po sa clinic namin, hindi na po kami gumagamit ng porcelain fused to metal. Ayaw na po ni doctor ng ganun kasi aesthetically hindi daw maganda dahil minsan po na nagre-reflect po yung metal sa loob. So, ang ginagamit po naming mga material dito pag kami po ay nag-bridge ay porcelain fused to zirconia na po. Okay? So, para po sa mga Pilipino na gustong magpagawa po dito sa clinic namin, kami po ay nagbibigay ng discount and installment. Yan, nagbibigay po si doctor ng discount and installment para sa inyo. So, ang isa pong bridge dito sa clinic is 75K po yung isa. Ayan, pero promo lang po yun. So, hindi ko po alam kung hanggang kailan ba. Pero kailangan po magpa-consult muna kayo and ma-x-ray. And then yung doctor po mag-explain kung ano po yung best treatment plan para sa inyo. So, doon nyo na rin po malalaman kung paano po yung magiging mode of payment pag installment po yung pinili ninyo. Pwedeng 3 months to 6 months po, depende po kung magkano yung magiging total ng inyong magiging nipin or magiging depende po kung magkano po yung magiging total ng buong procedure na gagawin sa inyo. Okay, so kung gusto nyo pong magpa-appointment, ilalagay ko po dyan sa screen yung number na pwede nyo tawagan. So, para sa mga gusto magpa-bridge, veneers, kailangan po makonsult muna kayo ng doktor. Ang consultation po ay 10KD, ang x-ray po ay 10KD. And nga pala, bago po i-cement yung bridge nyo ng permanent, ayan,
Hindi po namin yan agad-agad sinesemento kung hindi ko kayo masaya, hindi po kayo satisfied sa naging result or naging design. Ayan, pwede po natin yung ibalik sa technician and para i-redesign according sa gusto ninyo. Yan. So, pero pag na-cement na po ng permanent yan, hindi na po namin yan maaayos. Okay? So, bago po i-cement ng permanent, sabihin nyo na po lahat ng concerns nyo. Kung hindi kayo comfortable, hindi nyo gusto yung shape, yung kulay, sabihin nyo po agad para magawan po ng paraan. Okay, so hanggang doon lang po yung vlog ko. I hope na nakatulong ito and may natutunan kayo kahit papano. Yan, muli po hindi po ako dentista. Ako po isang dental nurse. Ayan, ito po ay isang dental awareness lamang. Ayan, kailangan nyo pa rin po magpa-consult sa mga dentist ninyo pag gusto nyo pong magpagawa ng bridge. Or kung may mga gusto pa po kayong itanong, pwede po kayong mag-comment sa baba. Ayan, kung hindi po ako busy, sasagutin ko. Pag busy po ako, antay-antay lang po, masasagot ko din po yan. Okay? So, kailangan nyo po magpa-appointment pag kayo po ay pupunta dito sa aming clinic. Ilalagay ko na rin po yung location ng aming clinic dyan sa baba or dyan sa screen. Okay? So, ako'y magpapaalam na. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye!